introduce na po to you our speaker and his topic for today. So our topic for today is all about Microsoft nga po, and it's all about online video meetings in MS Teams, which is very timely po na ito po yung ginagamit natin for today, yung Microsoft Teams. The do's and don'ts of online video. Our speaker po is a full-time faculty from Social Science Department and currently our Learning Management System Coordinator. So our speaker for today is Mr. Roland Lorenzo Rubel. Ayan na po si Sir Roland. Hi, good morning. Ayan. Good morning po. So, good morning. Kumusta morning po kayo? Po. Good morning po. Ayan. Good morning. Okay, so all in good health naman tayo? Yes? Yes. Yes. Yung mga hindi pa nauubusan ng vitamin C. Ayan. Okay. So I will share my screen now so that you can see the PowerPoint presentation that I prepared. Okay. Ayan, nakikita po yung PowerPoint? Yes. Okay. Yes, sir. Online video meeting. Yes, sir. Online video meeting. Ayan, okay. So, ano lang, paki-mute muna yung microphones natin kasi baka may unnecessary noise na sumali. Dati kasi nung nagbigay ako ng online session, mga kausap ko ay mga aso at mga manok. Ayan. So, i-unmute na lang natin after the presentation. Okay, so let's begin. Online video meetings in MS Teams, so Microsoft Teams, the do's and don'ts of online video meetings. So this PowerPoint presentation will be available for you sa school book course na create natin for this session. And my web source is from the New York Times. So yung article po na the do's and don'ts of online video meetings. So ito yung napili ko ng Microsoft tool for today kasi aside from school book, ito yung pinakagamit during this time. So itong topic ay para maturuan tayo kung paano ba mag-conduct ng video meetings. I'm sure yung iba ay nakapag-start na. So for those who haven't started yet, maybe this could help. So merong 8 tips na kasama dito sa presentation. Number one is test your setup. Ayan. So, unang-una, ano bang kailangan natin para sa isang online video meeting? Number one, laptop, of course. And then, sa laptop, tingnan nyo yung webcam. Then, pangalawa, yung microphone. Pangatlo ay internet speed. Uy, wrong spelling pa ako dun. Ah. Sorry for that. I'll correct that later. So webcam, sa webcam naman, you can choose not to show yourself kasi minsan yung webcam kumakain din ng bandwidth, so yung video. So pwedeng hindi, pwede you can show yourself, pwedeng hindi. And the microphone, make sure na malinaw din, naririnig ng lahat. So you can... Meron dito sa MS Teams na settings where you can configure your camera and microphone. So para malaman kung nasaan yon, punta lang kayo sa inyong profile. Diyan sa MS Teams na, sa Teams na sinet up nyo, check your profile. And then merong settings doon. So pag i-click nyo yung settings, makikita nyo yung camera and microphone. So there you can see kung anong microphone yung ginagamit, kung ano yung camera ang ginagamit, and you can even have a test call. May dumaan na helicopter. Okay, and number one is your internet speed. So to check your internet speed, meron tayong
sa internet mismo, sa Google, you can search for, ano nga uli yun? Nawala sa isip ko yung internet speed. Ano nga pala ang pangalan nun? Speed test po, speed test. Speed test. Very good, very good. Thank you. So, speed test, so you can check. So, hindi lang once, siguro try it 3 times. Kasi minsan nagugulat din ako sa speed when I do that. First test, ang baba, second test, ang taas-taas, tapos third test. Ayun, dun, at least dun mo na makita kung gaano talaga kabilis. And para hindi mahirapan din sa internet speed, so tandaan yung video tsaka yung microphone, kumakain din ng bandwidth yun. So you can tell your students when they join in, siguro i-off na lang yung camera nila and then i-mute yung mic. Ayun, para mas magiging maganda yung flow ng session. So that's one, test your setup. Second is, in group meetings, mute by default. Ayan. So kindly tell your students to mute all microphones at the start. Siguro you can have a few minutes to ask them how they are, how they're doing, and then they can speak, and then after that, mute na lahat. So unmute only when it is your turn to speak. Okay. Pangatlo ay set boundaries. So since work from home tayo ngayon, so how's your work space? Saan ba kayo nagtatrabaho? Meron ba kayong particular na office sa inyong bahay? Meron talagang naka-set up, nandun yung PC nyo, yung laptop nyo, na walang dumadaang tao. Or katulad ko, nandito ako sa aming kainan. So dito yung set up ko. So may makikitang tao, minsan may dumadaan, minsan may maririnig ka. So ang magandang suggestion ko, when you start your online meeting, stay in a place na hindi daanan ng tao, walang dumadaan sa likod. Siguro ang background mo ay yung wall. Ayan, hanap na lang kayo ng space na ganun. Kung wala namang wall, what you can do is blur your background. So merong feature si Microsoft Teams na you can blur your background para focus lang yung mukha lang natin yung nakikita. So kung wala tayong workspace na we're alone, so what you can do is blur your background. And also tell your family members, kasi since everyone is at home, tell them na you will have a meeting at this particular time. Siguro start ng 10 to 11. So kindly ask them na tell them na you cannot be disturbed during that time. So ano, inform lang sila na meron kayong meeting at that time. So that's your boundaries. Four is set an agenda. So ito mahalaga kasi hindi naman lahat ng students natin ay may reliable connection. So kung nakaset na yung agenda natin like 1, 2, 3, 4 and then stop na, that would help them a lot. Na they won't need to spend a lot of data for a meeting. Kasi I'm sure marami sa kanila ang talagang nag-e-effort para maka-attend ng virtual sessions. Kasi hinahanap nila yung interaction. Gusto nila yung immediate feedback, marinig uli yung prof nila. So huwag nating habaan siguro yung meeting. At 30 minutes, okay na yun. You can set another meeting for the rest of the topic. So set nyo yung agenda kung ano yung pag-usapan for that particular time. Ayan. So hindi pwede yung kung ano-ano lang na pag-usapan. Minsan nauwi na lang sa kwentuhan. So maybe you can set another meeting for that, for the kwentuhan. So kung mag-lesson kayo for that day, make sure na hindi masyadong mahaba yung lesson na itatackle natin on that day. So set an agenda. So parang Marines na we go in, we do our part, and then we come out. Ganun lang kabilis. Number 5, pay attention sa pangyayari. So
I think sa atin wala namang problema kasi tayo naman yung organizer, so we have all the attention. Pero when we are attending meetings like this one, for example, we pay attention to what's going on. Yan, nalalaman sa Zoom yata, nalalaman nila na medyo inattentive ka na or inactive ka na sa meeting, you're not paying attention, malalaman yun. Sa MS Teams, wala pa yatang ganun. So ganun lang na tapos na pala yung session, naka-on pa rin yung camera mo, you're still in a meeting, nag-alisa na pala lahat, ikaw na lang yung natira. Ayan, so pay attention, short lang naman. Kaya we need to conduct a meeting in a short time lang, 30 minutes, 45 minutes, isang oras mahaba. Okay. Number 6 is limit the number of video meetings. Natutuwa ako na marami sa atin ang nag-explore at gumamit ng Microsoft Teams. Yung iba sa sobrang tuwa nila, ginawa nilang araw-araw. Sa akin, okay lang yun. Pero sa panahon kasi ngayon na we cannot really devote our time to virtual meetings. And then yung mga students din natin, siguro aside from the school book activities and our online session, meron din silang ibang ginagawa sa bahay like household chores. So siguro I would suggest na if you have a subject that has four classes, isang meeting na lang for all four classes. Then paatinin mo na lang sila lahat doon kung sino man yung makaka-attend. Merong iba gusto nila hiwa-hiwalay, okay lang din naman 'yun. Pero wag gawing madalas siguro. Pero i-vary na lang natin para magkaroon din ng variety yung video meetings. Kung hindi naman talaga kailangan yung video meetings, wag na lang natin gawin. So let us reserve our video meetings for discussions that require visual aids. So like a PowerPoint presentation and other documents. Ayan. Sa atin na rin yun kasi nakakapagod din. Hindi rin ganun kadali ang mag-organize ng video meeting. So, kailangan din natin yung pahinga. Number 7, ito mahalaga kasi sa technology, hindi natin ma-predict lahat eh. Especially when the video won't work. Ayan. Naalala ko si hindi ko nalang bakitin yung pangalan. Pero ready na siya. We practice it. We practice a presentation. And it's all good. Pero when the class started, hindi gumagana yung PowerPoint. Hindi na ipapakita. So anong gagawin? Ayan. So siguro pag nag-start na yung klase at hindi gumagana, you can tell your students to let's have a break for 5 minutes. May ayusin lang. Pwede naman yun. So you get out of the meeting and then tingnan natin kung what we can do, okay? And then get back to the meeting after 5 minutes. So ganun. So don't panic. When something goes wrong, don't panic. Also, a plan B is advisable. So hindi gumagana, like yung isang teacher, hinanda niya yung sway presentation at nakita ko maganda yung sway presentation. Nung nag-start na yung klase niya, hindi niya maipalabas ang sway. Pero may plan B siya. So meron siyang hinanda naman na PDF, yung PDF na lang pinakita niya. Ayan. So nagtuloy pa rin yung klase. So ganun yung gagawin natin. So hindi tayo mag-prepare ng isa lang. Eh, kung hindi gumagana ang PowerPoint, anong option? So merong Word, may PDF. Kung lahat ng presentations hindi gumagana, so yung tayo na lang, ipakita na lang yung mukha natin and then maybe we can have some visual aids, prepare some visual aids in case na hindi gumagana yung PowerPoint. So ganun. So sa due to the unpredictability of technology, let us be flexible. Tingnan natin. So when the video won't work, move on. And reschedule the meeting, for example. And akala ko 8. 7 lang pala. So that's it.
So those are the 7 tips to have an online meeting. Babalikan lang natin. Number 7, when video won't work, move on. Number 6, limit the number of video meetings. Number 5, pay attention. Number 4, set an agenda. Number 3, set boundaries. Number 2, mute by default all microphones. And number 1, test your setup.